para sa mga kakambigs. Bagsak, lumagapak mga kababayan yung ratings ni nanay. Habang si Tatay Diggs, positive ano, positive 60 pa yung ratings ngayon kahit hindi ko din maintindihan kung bakit. Ang sama-sama ng kanyang pag-awak ng pandemonyo. Pero despite the efforts ni nanay, bagsak. Lagapak po. Masahin ko sa inyo. Philippines na rito. Ay, hindi pala. Balita pala to. Balita. Manila Bulletin. Balita. Sabi rito mga kababayan sa report ng balita, net satisfaction ratings ni BP LENI bumagsak ayon sa SWS survey. Ngayon lang po ito, balita. Bumagsak ang net satisfaction ratings ni Presidential Aspirant at Vice President LENI Robredo sa inisyal na resulta ng December 2021 National Survey na isinigawa ng Social Weather Stations or SWS. Inilahad ni SWS President at CEO Linda Luz Guerrero ang naging resulta sa 2022 SWS Survey Review Forum na inorganisa ng Asian Institute of Management at Conrad Adenauer Stiftung Foundation. Di ako ano, sigurado ng pag-pronounce nitong apelyido nito. Nitong Lunes, Pebrero 7, 2022. Malaki umano ang ikinalagapak ng ratings ni Robredo. Lagapak talaga, no ha? Mula sa kanilang survey noong September at noong huling survey bago magtapos ang 2021. When we ran this in September 2021, sabi po rito sa balita, Vice President LENI Robredo was positive 24. But in December, she was positive 1, saad ni Guerrero. Bukod kay BP LENI, bumagsak din ang ratings ni House Speaker Lord Alan Velasco mula sa positive 8 noong September 21 ay naging positive 5 na lamang ito noong December 2021. Mas mataas pa yung kay Speaker Lord Alan Velasco. Naka-positive 5. Si nanay, positive 1. What? Yung pangulo, positive. Positive ano? Positive 60. Talagang isang kwa na lang, isang hakbang na lang mga kababayan, zero na. Mga sa susunod nito, mag-negative na to, mga kababayan. Sa kabilang banda, tumaas naman ang net satisfaction ratings ni Senate President Vicente Soto III mula positive 46 noong September 2021, naging positive 52. Pwede ba? Noong December 2021. Neutral naman ang naging resulta kay Chief Justice Alexander Gismondo mula positive to noong September 2021 naging positive 7 sa survey noong December 2021. Very good naman ang nakuhang net satisfaction ratings ni Pangulong Digong, nakakuha siya ng positive 60. Mataas. Nang ibawas ang porsyento ng mga bumotong nasihan sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang tungkulin, sa porsyento ng mga bumotong hindi nasisihan,